Okay, ito po. Malalim kasi itong dip na to. Okay, so kailangan ito mag-recover. At the very least, closing natin ng 4H. Medyo maganda naman itong talbog na to, Itch. Okay, so yung next candles natin sa 4-hour time frame, we need to see Bitcoin trade pabalik ng at least 43K. So, makakahinga-hinga ka na. Ang ayaw nating makita kay Bitoy is mag-form ng lower high. Okay, yung ganito po. Ibig sabihin, kung si Bitoy bumalik dyan, tapos mahirapan, gumanyan, CPI tayo bukas, most likely tutuloy niya na itong trend na to. Kung babalik tayo mamaya, eh kahit mamayang gabi, eh bukas pa naman yung CPI. Let's say mamaya, gumanyan tayo, mag-dribble-dribble tayo ulit dito. Gaya natin ang box, ha? Paglabas ng CPI bukas, most likely tutuloy lang natin itong sideways movement ng box. Paglabas ng CPI. Kasi ang theory natin, any news na scheduled, okay, itutuloy niya lang yung existing trend niya. Pwedeng i-accelerate, pwede niyang bilisan. Kung pababa yan, mas bibilisan niya yung pababa. Kung sideways, okay, mas mabilis yung sideways. Kung uptrend, mas mabilis yung uptrend. Pag lumabas yung news na favorable, good or bad man. Okay, kaya tayo nakakapag-trade ng news dito eh. Okay, yung iba ayaw nilang i-trade yung news. So yan yung babantayan natin tonight hanggang bukas sa closing po nito. Kasi pag mag-form ng lower high, most likely pababa ito. Pag lalo na pagdating ng CPI data. Follow for more, Tito Boobs!